Hello guys, ngayon ay tuturuan ko kayong mabuti kung paano gamitin si Fredrin. Ipapaliwanag ko sa inyo ang passive at mga skills niya pati na rin ang items build at emblem ang nababagay sa kanya. Kaya panoorin nyo lang mabuti at tapusin nyo ang video dahil hindi ko napatatag alin pa at sisimulan na natin. Ang passive ni Fredrin ay itong apat na indicator na ito na tinatawag na combo points. Magkakaroon ng combo points si Fredrin kapag naipapatama niya ang mga skills niya sa mga kalaban na hero. Nadedagdagan din ito kapag nakatama siya ng skills sa mga jungle monsters. Hindi naman madedagdagan ang combo points niya kapag sa minions ito tumama. Ang epekto naman ng combo points na ito sa kanya ay maa-unlock niya ang dalawa niya pang skill na third skill at ultimate. Dahil combo points ang kabayaran kapag ginagamit niya ang dalawang skills na ito. Mababawasan naman kada isang combo points matapos ang 5 segundo kapag hindi niya nagamit ang mga skills niya sa kalaban. Ang isa pang epekto ng passive niya ay itong shield na ito sa buhay niya. Ang 100% damage na matatanggap niya ay kino-convert niya bilang crystal energy na nakikita niyong shield na ito. Unti-unti naman mawawala ang crystal energy na ito matapos ang 5 segundo na nag-activate ito. Mapipigilan naman ang unti-unting pagkawala ng crystal energy na ito kapag gumamit kayo ng skill sa kalaban. After 5 seconds ulit nang hindi natin paggamit ng skills ay unti-unti ulit itong naglalaho. Ngayon ano bang gusto kong ipunto sa inyo dito? Gusto ko lang malaman nyo na mahalagang na ma-maximize nyo ang crystal energy na ito para hindi kayo magtaka kung bakit hindi kayo makapag-sustain sa laban. Tatandaan nyo na matapos itong mag-activate sa inyong buhay ay unti-unti din itong mauubos matapos ang 5 segundo na hindi kayo nakakagamit ng skill sa kalaban. Ngayon ang gawin nyo para ma-maximize ito ay i-delay nyo ng konti ang paggamit ng skills nyo. Ibig sabihin bawat gamit nyo ng isang skill ay mag-basic attack ka muna ng ilang beses. Tapos gamit ulit ng skills bago mag 5 segundo or kapag alam mong magsisimula na ang paglaho ng crystal energy nyo. Huwag nyo agad ibuhos lahat ng available skills nyo sa kalaban. Importante na makapag basic attack muna kayo ng isa or dalawa or tatlong basic attack bago nyo ulit gamitin ang isa nyo pang available skill. Sa pamamagitan ng technique na yan ay na-maximize nyo ang paggamit ng crystal energy ni Fredrin at hindi agad ito magsisimulang maglaho. Dahil kapag nagbuhos skill agad kayo sa kalaban at hindi nyo naman naipatama ang skills nyo, mabilis mawawala ang crystal energy nyo. Ngayon gaano ba kahalaga ang crystal energy na ito? Ang crystal energy kasing ito ay kapag meron kayo nito, ang 25% na damage na magagawa nyo sa kalaban at 15% damage naman sa minions ay mako-convert bilang buhay. Ang ibig sabihin hanggat may crystal energy kayo at nakakapag-deal kayo ng damage sa kalaban ay magkakaroon kayo ng buhay. Para kayong nagkaroon ng instant na lifesteal item dahil sa crystal energy na ito. Kaya talagang matutulungan ka nitong makapag-sustain sa laban. Kaya importante ding na ma-maximize nyo ang crystal energy niyang ito kapag ginagamit nyo si Fredrin. Anong masasabi nyo sa paliwanag ko sa passive ni Fredrin? Paki-comment naman ang opinion nyo sa comment section dahil gusto ko malaman yan. Please! Ang first skill ni Fredrin ay itutusok niya ang espada niya sa isang direksyon. Kayo ay magkakaroon ng isang combo points kapag naipatama nyo ito sa kalaban. Ito ay may damage sa tinamaang kalaban at may 30% slowdown effect ng 2 segundo sa kalaban na tinamaan. Lahat ng nasa sakop ng range ng first skill niyang ito ay maaapektuhan ng damage. Matapos niya namang magamit ang first skill niya, ang sunod na basic attack nito ay lalaki ang kanyang attack range. Ganito ang normal attack range ni Fredrin.
Ganito naman ang normal attack range niya matapos niyang gamitin ang first skill niya. Kapag nag-basic attack siya pagkatapos niyang mag-first skill, ang basic attack na ito ay may slash effect. Lahat ng nasa linya ng range ng first skill niya ay magtatamo ng damage. Ibig sabihin kahit yung nasa likod na Layla ang inatake natin ay magtatamo pa din ng damage si Layla na nasa malapit sa atin. Dahil siya ay nasa straight range ng pag-atake natin. Ngayon ano ang mahalagang tatandaan nyo sa first skill niyang ito? Importante na kada ginamit nyo ang first skill nyo ay mag-basic attack din kayo para mapaganyan nyo ang slash effect ng first skill niya. Sa pamamagitan niyan mamamaximize nyo ang first skill ni Fredrin. Ang second skill ni Fredrin ay magdadash siya sa isang direksyon. Ito ay nakakatago sa mga maninipis na pader. Kapag tumama naman ang dash niyang ito sa kalaban, siya ay magkakaroon ng isang combo point. Ang kalaban naman na tinamaan ng pagdash niya ay magtatamo ng maliit na damage at mapapa-atres ng bahagya. Pagkatapos naman niyang magdash, ang sunod na basic attack niya naman ay makakapagpa-airborne ng kalaban. Ngayon ang tatandaan niyo sa second skill ni Fredrin ay katulad lang din ng first skill niya. Lagi kayong mag-basic attack pagkatapos nyong gamitin ang second skill nyo upang ma-airborne ang kalaban. Importante din na matatamaan nyo ang kalaban kapag nag-dash kayo upang mapa-atres ng bahagya ang kalaban. Dahil ang pag-atres na ito ng kalaban ay crowd control effect din kahit maliit na segundo lang. Sabayan mo pa ng pag-airborne na magagawa ng basic hit nyo matapos nyong mag-dash. Kinakailangan ng isang combo point para magamit ang skill na ito. Ibig sabihin kapag wala kayong combo point ay hindi nyo magagamit ang third skill niya. Ang epekto naman ng third skill niya ay makakapag-taunt ng isang segundo ng lahat ng kalaban na nasa range ng skill na ito. Kapag nakapag-taunt naman siya ng kalaban ay magkakaroon siya ng dagdag na 60 physical at magical defense ng 3 segundo. Mababawasan din ng 75% cooldown ng first skill at second skill nyo kapag tumama ang taunt nyo sa kalaban. Tatandaan nyo lang na hindi lalabas ang mga effects na ito ng pag-taunt nyo kapag sa creeps ito tumama. Ibig sabihin walang bawas na 75% sa cooldown ng first at second skill nyo. At walang dagdag na 60 physical at magic defense kapag tumama ang taunt nyo sa creeps. Anong gagawin nyo para ma-maximize nyo ang paggamit ng third skill nyo? Simple lang. Lagi nyo lang itong ipatama sa mga kalaban para sa cooldown effect nito sa dalawan yung skill at sa dagdag na defense. Sigurado naman sa lawak ng range ng third skill niyang ito ay may papatama nyo naman ito palagi, diba? Kaya siguradong basic lang yan. Tatandaan nyo din na makukuha nyo lang ang skill na ito kasabay ng ultimate nyo kapag kayo ay naging level 4. Dito guys nagpa-level 3 tayo at hindi pa pwedeng buksan ang third skill natin. Naging available lang ito nung nag-level 4 tayo at sumabay din ang ultimate natin. Ang ultimate naman ay tinatawag na Appraiser's Wrath. Kinakailangan nyo ng 3 combo points para magamit ito. Ang ultimate niya ay ihahampas ni Fredrin ang kanyang espada sa isang direksyon. Ito ay may fan-shaped na range. Ang kalaban na nasa pinakagitna ng range na ito ay makakatanggap ng mas masakit na damage kumpara sa ibang kalaban na wala sa gitnang range. Ngayon ano ang kailangan nating tandaan sa ultimate niyang ito? Tatandaan nyo lang na kapag mas malaki ang crystal energy nyo ay mas masakit din ang damage nito sa kalaban.
susubukan natin mag-ultimate kay Layla na wala tayong crystal energy. Ngayon subukan ulit natin ng may malaking crystal energy. Diba mas masakit ang damage natin kay Layla at napatay pa natin siya? Ngayon saan ba nalilito ang ibang baguhan sa paggamit nito? Nalilito sila sa ultimate ni Fredrin na kapag mas maliit ang buhay ni Fredrin ay mas masakit daw ang damage ng ultimate niya. Mali yun guys. Dito susubukan natin mag-ultimate ng mababa ang buhay natin. Tapos subukan ulit natin ng puno ang buhay natin. Diba parehas lang naman ang damage? Ngayon susubukan ulit natin ng may malaking crystal energy sa buhay natin. Diba guys, napatay natin si Layla. Kaya tatandaan nyo lang na kahit maliit ang buhay nyo pero wala naman kayong crystal energy ay normal pa rin ang damage na maibibigay nyo sa kalaban. Lagi nyong tandaan na crystal energy lang ang makapagbibigay ng dagdag damage sa ultimate nyo. At ayan ang mga skills ni Fredrin. Kung may natutunan ka sa paliwanag ko ay paki-like naman ang video natin guys. Mag-iwan ka na din ng comment dyan sa comment section. Teka lang guys, hindi pa tayo tapos. Buksan muna natin ang kurtinang pula. Tuturuan ko pa kayo ng items build para kay Fredrin kaya mag-relax ka muna dyan. Sa items build naman tayo guys, ituturo ko naman sa inyo ang mga items na magandang buuin kay Fredrin. Kahit gayahin nyo lang yung mga step by step na pagbuo ko ng items dito guys. Unang-una ay boots. Sa boots guys depende tayo kung ano ang kakayahan ng mga kalaban natin. Kapag puro physical damage mga kalaban natin pwedeng itong warrior boots ang buuin natin. Pero kapag puro CC effect naman ang mga kalaban natin itong tough boots ang magandang buuin. Pag okay na yan. Ngayon itong pinakaunang bubuuin natin ay kahit itong Molten Essence muna. Sunod naman ay itong Dominance Eyes. Pangatlo guys depende ulit tayo kung sino sa kalaban ang masakit sa kanila. Ngayon kung physical damage ang mas masakit sa kalaban ay itong Antiquiras ang buuin nyo. Kung mas masakit naman sa ulo ang magic damage nila ay pwede kayong mag-Athena's Shield. Kahit itong item na ito muna ang buuin nyo guys malaki na rin ang tulong nyan. Sunod na item guys ay dapat itong Guardian Helmet, napaka-importante nitong item na ito sa kanya. Sunod ay mag-immortality na agad tayo. Kapag okay na ang lahat ng yan ay pwede na natin simulang i-upgrade ang dalawa pa nating item. Pwede na nating tapusin itong Cursed Helmet natin at Athena's Shield. Ngayon dahil sa ganyang items build natin ay talagang magiging lakad matatag na ang Fredrin natin. Hindi ko na pinaliwanag ang mga bawat items pero kung gusto nyo naman mas makilala ang mga items na binuo natin ay pwede nyo itong mapanood sa isa kong video. Gumawa ako ng video na kung saan pinaliwanag kong mabuti ang mga passive effects ng mga defensive items na ito. Pwede nyong bisitahin ang Facebook page natin upang mapanood ito. Dito naman tayo sa useful combo para kay Fredrin. Panoorin nyo itong mabuti guys. Kapag magko-combo tayo kay Fredrin ay importanteng mag-basic hit tayo every skill na nagagawa natin. Dito guys nag-second skill tayo palapit sa kalaban tapos third skill para ma-taunt. Tapos wag muna kayong gagawa ng kahit ano, antayin nyo lang matapos yung duration ng taunt sa kalaban. Kapag naubos na yung oras ng taunt sa kalaban ay tsaka naman tayo mag-basic attack. Ngayon dahil sa ginawa nating yun ay nagtagal kahit papano ang nagawa nating crowd control sa kalaban. Tapos first skill at basic hit ulit tapos maya-maya lang ay available na ulit ang second skill natin. Ngayon ano ba yung importante sa ginawa nating combo na yon? Na maximize natin yung skills ni Fredrin dahil hindi agad natin basta-basta binubuhos ang skill natin. Dahil kapag na-maximize natin ang ganong gawain ay talagang magtatagal ang pagka-crowd control ng kalaban natin. Dito naman tayo sa emblem guys, sundan nyo na lang ang mga kinuha ko dito sa jungle emblem kapag kayo ay jungler.
Kapag XP naman kayo ay itong tank emblem ang bagay sa kanya, sundan nyo lang din ang mga kinuha ko dito. Hanggang dito na muna ang tutorial ko guys. Kung nagustuhan mo ang pagtuturo kong ito ay paki-like and share naman ang video natin, upang umabot ito sa ibang player na kailangan ng tutorial natin. Mag-iwan ka na din ng comment dyan sa comment box dahil gusto kong malaman ang opinion mo sa video ko. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli. Sheesh. Kung gusto niyo ng ganitong mga videos ay mag-subscribe ka lang kapatid.